Hello guys, welcome back to my channel. Siya po si Ma'am Jennifer, isang OFW sa China for 3 years. Siya po ay nakapagpatayo ng kanyang dream house. Ang floor area nito ay 28 by 30 feet, 3 bedrooms, 1 toilet with bath, kitchen, living area, and terrace. September 18, 2019 nang simulan ipatayo ang kanyang dream house. Sa roofing, steel trusses at color roof, gumastos siya ng 90,000 pesos. Gumamit siya ng longspan type, color roof. Medyo nakamura sila sa roofing dahil nasa factory sila mismo bumibili ng mga materials dito. Ayan na guys, na-install na rin ang mga sliding windows. Kumastos si ma'am ng 25,000 pesos with labor installation. Kumuha pala si ma'am ng building permit at nagbayad siya ng 8,000 pesos. Tara guys, pasukin muna natin ang bahay ni ma'am habang ginagawa po ito. Ayan guys, ang main door po ni ma'am, nabili niya ito ng 5,000 pesos. Napalitada na rin ang loob ng bahay ni ma'am. Ang pintuan naman ng master bedroom, nabili niya ito sa halagang 5,000 pesos. Ang exit door naman or ang back door ay 5,000 pesos rin. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna sa ating mga subscribers, viewers at mga commentators, mapa-OFW man or nasa Pilipinas, na sina Robert Santos, watching from West Africa, at Ma'am Rose Lee, watching from Kuwait. Sa gusto po mo po shoutout, please comment lang po kayo sa baba at sabihin nyo na lamang po kung saan kayo ngayon. Ini-install na rin nila ang mga ceiling frame. Ginamitan nila ito ng metal fairing. Installation of PVC ceiling, in and out. Gumastos si ma'am dito ng 40,000 pesos. Installation of tiles, gumastos si ma'am dito ng 50,000 pesos, kasali na ang wall tiles sa terrace. Ang bahay po pala ni ma'am ay matatagpuan sa New Corella, Davao del Norte, Philippines. Guys, tatlong tao lamang po ang gumawa ng bahay ni ma'am. Isang panday, 700 pesos per day. Two libor, 350 pesos per day.
Ayan na guys, makikita nyo na ang ganda po ng bahay ni ma'am sa loob. Gumamit po sila dito ng wallpaper. Ito yung kanilang toilet with bathroom. Ang master bedroom. Ito naman ang kanilang kusina. Ang dining area. Ito naman ang second bedroom at ang third bedroom. Sa dalawang bedroom naman, nabili ni ma'am ang mga pintuan nito sa halagang 4,000 pesos each. Ayan na guys, sinimulan na nilang ipalitada ang labas ng bahay. Sinimulan na rin nila ang pag-install ng kesame sa terrace at labas. Start molding. Nakabayad si ma'am sa pag-molding ng 700 pesos per day at 4 days lamang natapos ito. Sinimulan na rin ang pag-install ng mga railings sa terrace. Gumastos si ma'am ng 15,000 pesos. Gumamit po sila ng tubular. Ayan na po guys, sobrang ganda na po ng bahay ni ma'am. Napakalinis po tingnan ang kanilang paggawa.
Ang lawak po ng tiris ni ma'am guys. Ito na ang kanilang living area. Sa ngayon guys, gumastos na si ma'am ng 900,000 pesos kasali na po ang ibang gamit dito sa loob ng kanyang bahay. Nagpagawa na rin si ma'am ng bakod. Gumastos siya dito ng 75,000 pesos with building permit. Congratulations po, Ma'am Jennifer, sa napakagandang bahay na iyong naipundar na bunga ng pagsisikap mo sa ibang bansa para sa iyong pamilya. Saludo po kami sa iyo. Salamat din po sa pag-share ng iyong house design. God bless you. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.